is protecting the house. Our blue polar parrot is protecting their babies. Actually, yung white natin doon, yan, yung white na blue polar natin na yun. May eggs na rin siya. Ayan, yun. Fish ko na! So, kanina nagre-renovate ako. Nagulat ako, kinakagat-kagat din ako kasi inangat ko yung bato nila eh. Tapos pag angat ko, nakita ko nga na may mga eggs na. So, kaya pala super protective siya ngayon. So, yan. No, protektahan din niya yung mga babies niya. Ayan. So, ang father, yan din, si blue polar natin. And at the same time, itong isa pa nating albino, polar parrot natin, is mukhang may eggs na rin doon sa loob. Kasi super protective na rin sila sa dyan, sa loob ng bahay nila na yan. And kanina may inaaway sila. Mukhang sinugod sila nung yellow na peacock natin. Nasaan ang yellow peacock? And also yung mga white. Ayan din, that's the one, yan, the fight. Yan, so inaaway nila as in nagkakagatan sila. So ang mga blue polars, that parang siklid din eh, pag mabilis silang mag itlog, and pag nag-itlog sila, talagang super protective sila sa eggs nila hanggang sa mag-hatch yun. Hindi ko lang sure kung yung itong mga polar natin is same lang, mga bipolar kasi. Joke. Yan. Ay, nagdidig na naman siya. Yan, kasi medyo nasira natin yung habitat nila kasi nga nag-renovate tayo, so naghuhukay ulit sila, nag-start over ulit sila maghukay. Although, na-save ko naman yung mga eggs nila. Ayan. Ayun, oh. Ayun, yung mga eggs. See? Yung mga eggs nila. Ayan din, I'll protect. He's looking out. And then, this one, she's also guarding her eggs. So, malamang yan nga, may eggs. Pero, sana later tingnan natin kung may intruder ulit. So ayun, no? So dalawa ngayon yung binabantayan niya. Itong bahay na to at yung bahay na yan. Chick boy. So ito na yung bagong setup natin ng ating cichlid hat. Ayan. So medyo may binago ulit ako dito sa part na to. Kasi kanina, itong log natin na galing dito, nasira. Naputol yan eh. Karok po niyan, pero naputol nung nililinis ko. So, dyan ko na lang siya nilagay. And kanina nasa bandang likod to. Tapos may mga rocks na lang dyan. Pero, of course, binago ko para saan pa ako bumuli ng log kung di naman makikita. Siya yung nilagay ko sa front and then dito sa harap dyan, yan. Naglagay ako ng parang stairs. Actually, hindi ko na-expect yung mga stairs na yan. So, kung makikita nyo dito, yan. So, may bahay dyan. In this one, itong second step niya, may bahay ulit yan doon. Then itong third step na to, may bahay ulit yan dyan. Then fourth, so kada gawa ko ng bahay kanina, napansin ko, nagmukha na pala siyang stairs, which is maganda sa total aesthetics ng rock. Hindi siya parang pure rock lang na random rocks na nagkapatong-patong. This time, parang nagkaroon tayo ng design pa dyan na stairs, okay? So, ang mata ngayon, susundan yan, stairs na yan. Actually, hanggang dito yan sa dulo, ayan, may bahay din dyan. So, yan. Lusutan din yan, even yung loob niyan. So, ang purpose ko dito, sa mga rocks na to, may mga hiding spots talaga. Yung mga cichlids natin. So, yan. Gusto naman nila kasi nagka-travel sila. Labas-pasok sila dyan sa mga bahay nila. Tapos, ayan. So, kung nagkakabulihan sila, habulan. Ayan, so nakapagtago sila kaagad. So, maiksi lang yung time na nahahabol sila. Even sa mga big fishes natin, like nung this one. And yung ating high fin na hindi pa natin nakikita hanggang ngayon, nandiyan yan sa loob. So, dun yung labasan niya. Ayan. Actually, may labasan din pa yan dyan. Hindi ko naman totally close that day. Hindi na sila nakalabas. Pero ito yung log natin. Ayan. So, ayan. Tapos, also, mapapansin ninyo, nagdagdag na tayo ng bubbles. Ayan. So, may bubbles na dyan sa area na yan. And also,
dito. So may dalawang hostile nilagay dyan. Okay? So may aerator na dyan. So pag tinignan mo siya sa malayo, akala mo lang talaga ay eh, parang naturally na may lumalabas na bubbles doon. Pero overall, ang ating tank, ating seaweed tank is ganyan na ang itsura niya. Tapos dito sa area na to, ayan, open area pa rin siya. Dyan pa rin yung area na kung saan pwede silang mag free swimming dyan, or may mga fish tayo na gusto lang open area, ayaw niya ng mga babato na area. So dito yun. So meron tayong open area dito, and then meron tayo dito mga hiding areas naman dyan. Actually ito gusto ko pang dagdagan eh. Parang nakukulangan pa ako dun sa area na yan. Parang gusto ko pa maglagay. I don't know, maybe in the future makaisip ako nung pwede natin idagdag sa area na yan. Actually nakukulangan nga ako sa bato. Pero as of now, yan din lang. Nagamit na natin lahat ng mga stones natin. Yun, so ang medyo inisip ko lang ngayon, this one yung favorite natin, kasi usually yan, nagtatago lang siya doon sa lobe eh. Pero right now, simula nung inayos ko yun, nilagay ko tong log, hindi na siya nagtago ulit doon. So I don't know, baka natakpan ko yung entrance and exit niya, baka natakpan ko yung usual niya. Pero as of now, kasi may mga butas siya na malalaki na mag-fit naman siya, baka hindi pa niya na-discover ngayon, kaya hindi pa siya muna ulit kung apasok. Okay? So may mga in-order na rin ako na mga pang-display dito. Hintayin na lang natin dumating, i-add natin yun. Medyo excited din ako dun sa pang-display natin. Thank you.